Eto guys, ha, real talk tayo, IT. Naku, nagigigil talaga ako sa mga taong nangungumusta, lalo na sa Messenger. Magsasabi sa'yo, hello friend, kumusta? Hello insan, kumusta? Hello, tito, kumusta? Hello, kumusta ka? Tapos biglang ang kasunod, mangungutang. Diyos ko Lord, kung alam nyo lang, maparami ba kaming pera dito sa ibang bansa? Pinupulot ba namin ang pera dito? Naku, nagigigil talaga ako sa inyo. Akala nyo, lagi na lang kami may pera dito. Akala nyo, ang pera dito, mabilis nang kitain. Hoy, nagkakamali kayo. Ang pera, dumarating lang sa amin, pagsakot, minsan delay pa. Kaya, ay, ito, nagigigil talaga ako sa inyo. Akala nyo lahat na meron kami madudukot agad, eh, no? Bawat basabi nyo sa amin, meron agad, ha? Pagka-message nyo ba sa amin, meron agad? Naku, Diyos ko, buti pa nga kayo dyan sa Pinas, eh. Dahil kahit papaano, maayos ang tulog nyo. Nakakagala kayo pag Linggo, magkakaroon kayo ng family day. Nakakapagpahinga kayo kami. Day off namin, Diyos ko, bahay lang, maglalaba pa. At higit sa lahat, sa totoo lang, alam mo, imbis na gusto namin gumala, itatabi na lang namin. Para may madukot kami. Makakabili man kami ng gusto namin dito, siguro yung panahon na kahit papaano, may mga naitabi kaming pera. Oo, masarap ang buhay ng abroad. Pero ang alam nyo, sa totoo lang, guys, ang hirap. Ang hirap. Kasi, akala nyo, Diyos ko, ang mga bilihin ngayon dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Bahrain. Diyos ko, ang mahal. Kung i-convert mo, manghihinayang ka. Pero kailangan mo kumain. Kailangan mo bumili. Lalo-lalo na, pag sa umaga, syempre, nag-breakfast ka. O, pagdating ng tanghali, kakain ka. Pagdating ng gabi, hindi ka makakain. Just kung ulam nga lang namin, minsan ginisang repolyo na may sardinas. O kaya pritong itlog, pritong hotdog. Ganun lang, guys. Just ko, kung alam na. Kaya, just ko, shout out, ha? Shout out. Nangigigil talaga ako dyan sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, mga pamangkin ko, mga tsahin-tsuhin ko dyan, lalo na mga magulang ko dyan. Pag mangungumusta kayo, kumusta lang. Hindi yung kasunod niya, utang. Bakit? Pinupulot ko ba ang pera dito? Ha? Sa totoo lang? Nagigigil ako sa inyo, nagigigil talaga ako, naku, Diyos ko. Real talk lang, ha? Hindi ko ginawa itong video na to para patamaan kayo, sa totoo lang. May mga ganong tao lang talaga. Ginawa ko itong video na to para at least kahit papaano maliwanagan yung ibang tao, okay? Okay, eto pa guys, ha? Isa pa to. Kailangan pag umuwi ka, marami kang pera. Dahil ni-expect nila, galing kang abroad, malaki ipon mo. Siyempre, nandiyan nagdidemand yung mga kaibigan mo, pasalubong. Pangalawa, mga kamag-anak mo. Siyempre, hingin nila ng pasalubong. Pag binigyan mo ng pasalubong, sasabihin, eto lang. Ha, eto lang. Nagigigil ako eh. Napapanood ko to, minsan nagiging totoo sa realidad eh. Yung iba, pag di mo binigyan, nagtatampo. Nilibre mo na, binigyan mo ng pasalubong, binigyan mo pa ng pera, magagalit pa sa'yo. Dahil sasabihin, eto lang. Hindi nyo ba alam? Ha? Na kami nagpapakahirap para makaipon, para may bigay lang kami. Dapat kayo magpasalamat pa kayo eh. Kasi nabibigyan namin kayo eh. Kasi sa totoo lang, naku, Diyos ko. Nagigigil ako, saglit lang. May ginagawa lang kasi ako, gagawa ko ng report eh. O, nagigigil ako mag-demand ha. Ito, sabihin, bili mo ko ng ganito. Bigyan mo ko ng pabango. Pag-uwi mo, pwedeng lotion. O, yung sapatos ko, yung alahas ko. O, pag-uwi mo, bigyan mo ko ng pera. Aba, iba din, magaling. Diba? Ang talino. Para silang nagpapakahirap dito sa ibang bansa. Ang hirap sa kanila, sila na ito nagdi-demand, sila pa yung talagang halos hingin na lahat ng pasalubong. Mabigyan mo lang. Ayan. Pero nung umalis ka, dead na. Nung nag-a-apply ka, kailangan mo ng pera, hingi ka ng tulong, sabihin, wala. Nung nakanaraman nilang nandito ka na sa ibang bansa, tsaka sila sa'yo, oy, kumusta friend, kumusta kaibigan, kumusta kuya, kumusta tito, anak, kumusta ka na, diba? Real talk lang, hindi ko ginagawa tong video na to para patamaan yung mga kamag-anak ko, ha. Totoo to na nangyayari, hindi lang sa akin, hindi lang sa ibang tao, sa lahat ng mga OFW. Diyos, kung alam nyo lang, ang homesick na dinadanas namin dito, nagsasakripisyo kami, para lang lahat ng mga bagay na may bigay namin para sa pamilya namin, diba? Tapos kayo, kung makademand sa amin, wagas. Kung makahirit sa amin, wagas. Akala nyo, ito pa yung real talk eh. Hindi lang sa akin nangyayari yan sa ibang tao. Alam na mga ibang ng kamag-anak mo, kaibigan mo, at saka yung mga pamangkin mo, mga tito mo na palapit ng sahod mo. Diyan naman sila magpaparamdam sa'yo. Sasabihin nilang, oh hi, kumusta na? Oh, kumain ka na ba dyan? Mag-ingat ka lagi. Maya-maya, okay lang. Sasagot ka, okay lang po, salamat po. Maya-maya, ay ganito, kailangan ko ng, baka pwede makahirap, kailangan ko lang bayaran yung ganito, yung kuryente, yung tubig, may babayarin kasi sa school ng pinsan mo, ng kapatid mo, ng pamangkin mo, ganito, kailangan ko rin bumili ng ganyan, di ba? Nakakagigil. Ikaw naman siyempre, kahit papaano, iisipin mo rin, siyempre, magbibigay ka, dinabigyan mo na. Sa pangalawa na naman, hihirit pa yan. O, sasabihin sa'yo, baka pwede naman sa ganito, bayaran ko na lang sa ganitong araw pag uwi mo, o kaya bigay ko na lang dito sa kamag-anak mo, di ba? Ang galing. Nakakagigil, nangigigil ako, sa totoo lang, nangigigil ako. Hindi naman ako madamot eh, sa totoo lang. Lahat naman ng tao hindi madamot eh, lalo sa pamilya. Kaya nga kami nag-abroad para sa pamilya eh. Pero wag naman po masyado, Diyos ko Panginoon, patawarin. Wag kayong masyadong mag-demand sa mga tao o kapamilya nyo, mga kamag-anak nyo na nagtatrabaho abroad. Ang hirap na dinadanas namin dito ha, sa totoo lang. Ang hirap. Hindi namin kami pumunta dito para magbakasyon. Pumunta kami dito para magtrabaho at maghanap buhay. Di ba? Kung tutuusin, isipin nyo. Kaya kayo, sinasabi ko sa iyo, hindi ko sinasabi lahat to sa inyo na para patamaan kayo.
minsan unawain nyo rin. Pag kumusta, kumusta lang. Pag umuwi at may binigay, salamat ha. Hindi yung magdidiman pa kayo. Na parang Diyos ko, parang ang pumunta ba? Bakit? Ako ba? Kami ba pumunta dito sa ibang bansa para magbakasyon? Di ba? Hindi. Nandito kami para magtrabaho. Para makasalamuha sa ibang tao. Di ba? Kung nag-e-enjoy man kami, karapatan namin yun. May painom-inom, papasyal-pasyal, pabili-bili ng kaunti. Kasi doon lang namin naititreat yung sarili namin eh. Doon lang namin dinadaan yung mga lungkot namin. Yung para bang may reward, para magtatrabaho ka rin sa Pinas. Di ba? Pag magandang sahod, pag malaki na sahod mo, syempre, ititreat mo yung sarili mo, kasama ang pamilya mo. Ganun din kami mga OFW dito sa Pinas. Kung kumakain man kami sa labas, sa mga KFC, dalawa na kaming panahon para magluto. Minsan makapagluto man kami, hindi masarap. Makakain man kami siguro, masarap pag sahod, di ba? Pero kung alam niyo lang, Diyos ko, talaga, nagigil talaga ako dun sa mga taong napaka-demanding. Kaya kayo ha, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong mag-demand, okay? Dahil ang pera dito sa ibang bansa ay hindi pinupulot, pinaghihirapan. Ha? So, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube ko.